Team Studio, welcome po sa aking channel. For today's video, ating po pag-uusapan kung sino-sino po ba ang tatakbong Pangulo ngayong 2022. Sa aking palagay, bakit ba atin itong pag-uusapan? Ito po ay napaka-importante. Kung po sa mga batang nanonood at sa matatanda po, ito ay napaka-importante. Alam naman natin po na ang Pangulo ang pinaka-mahirap na ginagampanan ng isang Pilipino dito sa ating bansa. Kung ikaw ang Pangulo, makakatulog ka pa ba sa mga problema na kinakaharap ng ating bansa? So, marami po tayo naririnig kung sino-sino po ba ang tatakbong Pangulo ngayong 2022, presidential election, isang taon na lang po. Meron po naririnig na si Inday Sara po, anak ni Pangulong Rodrigo Duterte, ang papalit. O kaya daw po ay magiging vice president naman daw po si President Duterte. O president niya ay si Andres Sara. Hindi na po natin masyadong alam kung ano ba po yung tunay na kanilang mga gagawin. So, yun po yung narinig natin si Andres Sara ay magiging Pangulo o tatakbong Pangulo. Si Cisco Moreno, si Manny Pacquiao, si Vice Lenny, si Antonio Trillanes. So, antabay lang po tayo kung ano po yung mga plano nila para sa 2022 presidential election. Meron din po narinig na si Senate President Tito Soto ay gusto din tumakbo bilang Vice President naman o ay pwede din Pangulo. So, ano ba yung inspect natin pag isa kang Pangulo ng bansa? So, ikaw ang Pangulo, ikaw yung pinakang leader o leader ng bansa. So, alam naman natin, ang bansang Pilipinas ay Unitary Republic. Pag sinabi natin Unitary Republic, Unitarian, diba? Central government siya. Yan. So, diba, meron tayong three parts of the government. Ito yung executive, legislative, at judiciary. Yan. So, lahat yun inaano ng Pangulo, so yun nasa executive, ito yung legislative, mga senador, mga congressman na yan, nandun sila sa legislative. So, judiciary, yung mga hukom, yung mga sila yung gumagawa o nag-aatol ng batas. So, maraming ginagampanan ng Pangulo. Kaya huwag tayo masyadong mababas. Dapat suportahan natin kung sino yung tatakbong Pangulo at sino man yung maluluklok sa ating bansa. So dapat magkaisa tayo mga Pilipino na sa ating kamay ang susunod ng Pangulo ng Pilipinas. Kaya dapat pag-isipan natin at alamin natin yung reforma na gagawin nila sa ating bansa. Ano ba yung maitutulong nila? Ano ba yung mapaganda sa ating bansa? Hindi lang porket matunog, may pangalan, bubuto na natin. Alamin natin ano ba yung magagawa niya talaga. Pwede, sasalita tayo na ano, pero wag. Doon tayo sa background. Ano ba yung nagawa niya nung siya ay senador, nung siya ay mayor, na tatakbo sa pinakamataas na posisyon? Ano ba yung may tutulong niya sa bansang Pilipinas? Ngayon, may doon tayong usapin sa COVID vaccine, yan, sa COVID patient. Ano ba yung kanyang solusyon? Ano ba yung magagawa sa West Philippine Sea? Maaakin pa ba natin? Ganun. Dapat meron tayong mga solusyon ngayon. Makapataas ba ang ating ekonomiya? Ano ba ang edukasyon? Dapat kailangan yung mga doon ng mga Team Studio. Nashare ko lang ito kasi alam ko malapit na ang butuhan. Doon sa mga hindi pa po nagpa-register sa Comelec, pa-register na po tayo mga Team Studio kasi po ito ay napaka-importante po para makita natin na totoo tayong mamamayan dito sa ating bansa. So, yung Comelec po, hindi lang po sila. Ikaw sa iba po, gusto lang mag-register para may makuha lang silang ID, voter's ID. Ngayon po wala na po. Ngayon may doon na po ginawa pamahalaan, national ID. So nandun na po lahat. Papa SS, PIN, penal pag-ibig, nandun na po lahat. Police clearance, NBI, isahin nila po sa national ID. So ito po ang national ID ay ano ni President Tino Aquino, sa ano lang din po ni President Rodrigo Duterte, na pagkaisahin ang lahat ng ID sa buong Pilipinas. So, ako po din po ay saludo sa namang pumayapang si Pinoy. Marami din po siyang naambag pagaya ng Kitchen World program na ngayon ay ginagamit ng mga senior high school at mga elementary. So, ako ay saludo. So, ngayon po ay maganda naman po yung economy natin at sa ginagawa ng ating mahal na Pangulong Rodrigo. Suportahan lang po natin hanggang sa huli niya pong termino. Last year na lang po, next year hanggang June na lang po siya. Kasi kung mapapalitan na po siya, kung sino man yung ating iboto sa May 2022, ay doon na po natin nalalaman sa June kung sino yung manunumpa.
kaya nasa ating mga kamay kung sino ang susunod ng Pangulo ng Republic, ng Republika ng Philippines. So yun lang mga Jan TV Studios, sana ito mga tulong para sa mga bata na gusto bumuto at gusto mga dinakabuto mag-register na nga. Ito ay para sa atin, nasa ating mga bosses, ang pag-asa ng Masang Pilipinas. So yun lang mga Jan TV Studios, maraming salamat. God bless.